Nakipagkulitan sa Media Day si Namutaw Tua at Junmar Fajardo, samantalang excited na daw mga idol sina Standy Pringle at Christian Standhardinger para sa next season sa kupunan ng Terra Firma. Tutulungan daw ni Brandon Edwards si Sista na kunin ang MVP next conference. Eto na ang pagbabalik ng PBA. PBA Media Day 1. Nandito mga idol ang Terra Firma Jeep, TNT Tropang Giga, San Miguel Beerman at Rain or Shine. Napag-usapan dito mga idol ang naging big trade news sa PBA ngayong taon, kung saan na-trade nga mga idol ang veteran ng Ginebra na sina Standy Pringle at Christian Standhardinger, kapalit na Isaac Go at Stephen Holt at 10th pick ng Ginebra to 3rd pick ng Terra Firma. Pero rewind lang muna tayo mga idol, mabilisan, na ayon sa PBA Insider, magre-retiro na nga itong si Pringle at magbabalik na sa ibang bansa si Sistan. Pero magkakaroon pa ito mga idol ng 2 months na negotiation sa pagitan ng dalawang player at ng franchise, kung totoo nga ba ang rumored na ito. Pero sa Media Day 1 mga idol, excited na daw mga idol si Standy Pringle sa kanyang bagong kupunan at ibibigay daw niya ang kanyang best para sa Terra Firma this conference. Pero nang tinanong siya mga idol sa kanyang naging pakiramdam nung sinabihan na siya ni Coach Timko na ititrade na daw siya sa Terra Firma, medyo nagulat daw siya dito. Pero as a player, wala talaga silang magagawa doon. Kahit si Sistan, excited na din sa paglalaro niya para sa bagong kupunan. Parehong galing sina Sistan at Pringle sa Northport Batang Pier papuntang Ginebra, at ngayon sabay na napunta sa Terra Firma Jeep. Pinagkaiba lang first stint ni Sistan sa PBA nung na-draft siya ng San Miguel Beerman noong 2017 PBA draft pick. Habang nandito din mga idol, ang import ng Terra Firma na si Brandon Edwards, may tangkad na 6 foot 6 inches, power forward at kaya ding maglaro bilang sentro ng kupunan. Tumitimbang na 102 kilograms at tutulungan daw niya mga idol si Christian Standhardinger na makuha ang Most Valuable Player Award next conference. Habang sa Meralco Bolts naman mga idol, pinasilip na din ang trading and practice ng kanilang nagbabalik import na si Allen Durham. 36 years old na, pero last stint niya sa Japan B-League kumakana pa talaga at malakas pa to sa loob ng court. Nag-average siya mga idol sa regular season ng Japan B-League with 12.4 points, 7 rebounds, 4.2 assists per game, shooting 43.1% from the floor. Grabe to mga idol, at naging 3-time best import of the conference pa sa PBA. Kaya nakakapanabik na manood ulit mga idol, lalo't may aabangan tayong 4-point play sa liga. Habang si Kit Jimenez naman mga idol, healthy and fit to play na din mga idol. At eto na nga ba ang outbreak ni TRX sa PBA? Habang si Junmar Fajardo nakipagkulitan pa sa table tennis kay Simon Enciso during ng day 1 ng Media Day, pinapatunayan talaga ni The Kraken na deserve niyang mapasama sa ESPN Top 25 Asian Athletes. Pero balitang PBA, excited na din mga idol si The Kraken sa opening ng next conference ngayong August 18. Lalo't madami daw ang nagbabalik import at may mga bagong magagaling na import ang maglalaro sa liga. Kidding aside, nakakagulat mga idol, nasa SMB na din si Japit Aguilar, may kakwentuhan na si Siban. Matapos ma-release ng Northport Batang Pier si Chris Rosales, kinuha to ng SMB at present din mga idol sa Media Day. Pero nakakapagtaka na may kontrata to noon lamang June 7 with a 1-year contract extension sa Northport at bigla na lang na-release ng franchise. Nakakagulat talaga yon mga idol.